Magandang araw po mga Emmanuelites. Sa araw po na ito, ang pag-aralan po natin ay ang verse galing sa Galatians 3 verses 2 and 3. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Lord Heavenly Father, maraming salamat po Lord sa araw na ito. We praise you Lord and we worship you Lord. We humbly come before you Lord and we ask for help, Lord. Guidance, Lord, and wisdom as we study your word, Lord. Thank you, Lord, for everything. In this name we pray. Amen. Sabi po sa Galatians chapter 3, verses 2 and 3, O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified? This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Sabi po dito, kausap po ni Paul yung mga Galatians na nakarinig ng false teaching na kailangan daw po nilang sundin yung law, yung mga law na para ma-save sila. Isa rin ito sa way na ma-save sila or parang alternative way na ma-save sila. Ngunit ito po ay hindi totoo. False teaching po ito ng mga false teachers na nasa paligid natin at nasa paligid nila noong time na yun. Tayo po ay ma-save lamang sa pamamagitan ng faith natin kay Lord. At yun lamang ang makakapag-save sa atin. Kailangan natin i-obey yung truth or yung katotohanan na si Jesus Christ ang katotohanan. Siya lang po ang dapat nating paniwalaan at siya lang ang dapat nating bigyan ng maraming oras na intindihin ang kanyang mga sinasabi at mga iniwang promises sa atin. Dapat ibigay natin ang buong faith natin sa kanya, ilagay natin ito ng buong puso at walang pag-aalinlangan. At kung tayo ay tunay na naniniwala sa Diyos, hindi tayo mabubulag sa mga kasinungalingan na nasa paligid natin dahil alam natin ang katotohanan. Ang katotohanan ay si Jesus Christ. Isa sa mga dapat natin gawin para mas maging matatag ang ating pananampalataya ay magbasa po tayo lagi ng Bible at magdasal po tayo araw-araw. Intindihin po natin ang mabuti yung sinasabi sa Bible at kung may mga hindi po tayo naiintindihan, pwede po tayong magtanong sa mga pastors or dun sa mga nakakaalam po talaga ng Bible na hindi kung sino-sino lang po na nandun sa tabi natin na pwedeng tanongan kasi baka iba na rin po yung sabihin nila sa atin at baka mali lang din po kung tayo ay mabubulag sa mga sinasabi nila. Kailangan natin ibigay yung 100% na faith natin kay Lord. Si Lord lang ang makakatulong sa atin at makakapagligtas sa atin sa hell at sa kung anumang problema na meron tayo. Yun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you po.